Papaganda nga ako. Ah, nagpapaganda yung asawa ko yan. So, good morning sa mga subscribers dyan. Sa mga subscribers na hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, paki-subscribe na rin dyan si Baba. Hello sa mga tagahanga kay FLM. Ibinulgar ang tunay na buhay ni Francis Leo Marcos dito sa Bigos. Orin po natin ang Bigos. Sa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa? Oh, 2016. Mamawag sa akin si Lisa, nasa yung South Wales ako. Sabi niya, Francis, oh, I'm best friend in all. Kasi po, ba't ba kayo? Magbibili ako ng wing na lahat ito, loksi ko, bilis ka dito. What? Pen-pen-pen. Ano yung pen-pen-pen? Pero, Lisa, tell me, kung saan ipagdadala ko, palagdala ko. Whatever you want, if you want to win this gold, huh? You can have it. Mr. Sayang gold dyan. 24 carats gold. Litrato ni Bongbong to ah. Ang dami kong viewers. Ayun ang litrato ni Bingbong yan eh. Si Gilmar Marco, puta mga nasa lawag, wala na, bistado na. Nakita nyo kung sino yung ano? Nakita nyo kung sino nanonood? Janet! Tingnan mo kung sino nanonood! Tingnan mo yung pumasok, makikita mo yan, pagpunta mo sa akin. Manong, andito kami sa kay Mayor, kay Ferdinand Sales. Andito kami, Manong, magandang gabi. Andito kami sa Saud. Kay Mayor. Andito kami sa Saud. Alam niya to. Binabati ko yung incoming Vice President, yung aking pinsan. Walang media rito, pamilya, kaya okay lang. Ay, Manong. Si Police Senior Superintendent Anthony Marallac. Yung bodyguard ko si Sergeant Buraga, si Kenneth. At nga pala, eto yung isa, Manong. Si Joel, Major Joel Dulin. Good morning. Ako po si Doktora Erlinda Ancheta na anak po ni Eugenio Ancheta. Siya po ay galing sa angkan ng mga Luna Rubio Marcos. Ay nananawagan lalo-lalo na po kay Auntie Imelda. Hello, Auntie Imelda. How are you? Sana po ay natatandaan pa niyo ko. Ako po ang una niyong pinatawag noong 1992. Nagaling kayo sa Hawaii. Doon po sa KBL headquarters ng Novaliches. Kayo po ay nanghingi ng tulong sa akin para sa inyong campaign. At sa kampanya po, natulungan si Kuya Bongbong. Ginawa ko naman po ang aking, lahat ng aking makakaya na makatulong ako sa inyo. At si Kuya Bongbong nga po ay nanalo as governor. Ang kasama ko pong tumulong ay ang mother ni Francis na si Auntie Remy. Salamat naman po at maganda ang kinalabasan ng Ilocos. At ako rin po naman ay bumabati kay Kuya Bongbong sa ating Vice President Bongbong Marcos. Malaki din po ang paggalang ko sa inyo. Hello, Ate Amy. Ate Senator Amy Marcos, mataas din po ang paggalang ko sa inyo. Sa mga naririnig ko, na usap-usapan, palagay ko ay hindi na kayo kailangang abalahin pa ng mga tao para itanong ang tungkol sa pagkatao ng pinsang ko. Ang nararapat na tanongin dyan ay yung pamilya ni Uncle Dr. Pacifico Marcos.
na si Ate Perlita at Ate Pinky. Dapat po sila. Ako ay nananawagan din sa mga naninira na please, pwede bang itigil na nyo? Itigil na ang paninira sa isang noble, wealthy, and famous person, ang pinsang kong si Francis. Alam po nyo, sinasabi ko sa inyo, ito para sa ikabubuti ng ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. At sabi nga po ni Uncle President ng bayan, disiplina ang kailangan. Dapat po natin gawin yan. So, umaasa po ako na matitigil na ang paninira. Kung hindi po, ako na mismo ang uuwi. Para ako na ang magdemanda sa inyo. Maraming salamat po. Ang nanay ni Francis ay si Remedios Carino. Anak ni Don Bello Carino. Na may-ari ng buong Caldonera. Oh. Ibig sabihin pala, talagang napakayaman pala ng mga sadyang mayaman talaga yan. Tapos, nung si Imelda tumali sa Miss Manila nung araw, na ang mayor ay si, ano, si Lacson. Lacson? Si si Ferdinand Marcos. Yan ay ano, yan ang judge. Noon. Nung panahon na yun, nung sumali sa Miss Manila yan si Ferdinanda. Yung nasirang Marcos, ang judge. Oo, ang judge. Si Ferdinand. Si Mayor Lacson naman ang host. Oo. Nung pageant na yun. Oo. Ngayon, doon nagkaroon ng pagkakataon na makuha ni Ferdinand Marcos si Imelda. Kasi maganda. Pero ang una talagang ay ni Marcos Ferdinand. Ni Ferdinand Senior. Ay yung ina ni ano, Leo. Francis Leo. Sadyang mayaman talaga yung tao niya. Si Francis ang Leo. Ang mga Carino na yan. Mga mga lahi niya. Si Marcos. Ha? Baka matuwa sa'yo pag napanood niya. Ba? Siya ka sa kabang ba? Sabi niya, kaya tapit ko lang ito ah. Tapos, nung nakuha ni Marcos yan, kasi nga, sumali sa Miss Manila eh. Nakuha ngayon ni ano yan, ni Marcos Imelda. Doon sila nagkaroon ng umpisa niyan. Pero ang talagang unang shota niya, eh yung nanay ni Francis Leo. Oh. Ayun, malinaw, malinaw. Kaya ang nangyari naman, dahil si Ferdinand Marcos, eh humingi ng paumanhin niyan sa magulang ni Remedios Carino, yung nanay ni ano ni Francis, ay, sa lolo ni Francis, kay Cabello Carino. Kakilala mo rin yun. May-ari ng buong Cordillera. Oo, oh, tangin na yaman nun na. Oo, nang humingi na ng tawad niya si Ferdinand Marcos sa lolo ni ano. O kumbaga, ang talagang makakatuluyan yung nanay ni Francis, eh si Ferdinand Senior, eh sumingit si Imelda. Nabuntis ngayon si Imelda. Ngayon, anong nangyari? Pinresyo siya ng mga Romualdez. Si Ferdinand Senior. Yung mga angkan ni... Binlakbilsa ng mga ano. Angkan ni ano? O, angkan ni Imelda. Pinresyo siya. Kaya ngayon, siya, napilita siya pumunta si Ferdinand Senior sa lolo ni ano, ni Francis, si Don Bello Carino, para humingi ng ano, ng tawad. Pero, sinabi sa kanya ni Don Bello Carino, sige, para mabsuelto ka sa kaso mo sa akin, anakan mo ang anak ko na si Remedios. Hindi mo kilalanin kang ama. Eh nung araw, hindi mo madadala yung pangalan eh. Kasi anong nangyari niya, nung pinresyon na si Ferdinand Senior ng mga Romualdez, ipinakasal na sila. Galit na galit si Don Bello kay Ferdinand Marcos Senior. Tapos, sinabi sa kanya ni Don Bello na anakan mo ang anak ko at ituring mo na ang magiging ama niyan eh. Yun nga. Eh kaso, ikinasal na siya kay Imelda. Kaya hindi niya pwede pirmahan ang birth certificate ni Francis Leo. Kaya ang pumirma eh si Pacifico, nakapatid ni Ferdinand Marcos. Kaya naging Marcos pa rin siya. Marcos pa hindi illegitimate, hindi siya anak sa labas. Kumbaga, siya ay talagang purong dugo ng ano, Marcos. Mas matas pa ang dugo niyan. Gawa ng yan eh, ano, Carino, Marcos, Edralin, lahat nadala niya.
lahat yan. Ang talaga may kwarta nung araw ay mga Edralin. Oo. Ang mga Carino, mayayaman yan. Oo. Tapos yan, si Marcos. Kaya mas matindi ang dugo niya, samantalang si Bongbong eh, ano lang yan eh. Marcos lang. Marcos lang yan eh. Kaya ang dugo niyan, dugong dalawa yan. Si Francis Leon.